Hello. Good morning po. So today is May 3, 2003. Yan, 10:46 ng umaga. So may repair tayo dito, guys. This is via LBC from Liliw, Laguna. So malapit lang sa Nag-Garland tong Liliw, Laguna, guys. In San Pablo City. San Pablo City, Nag-Garland, then Liliw. So gawaan, guys, ito ng sapatos. Yan, Liliw. Chinelas pala, guys. Sikat na sikat kasi itong ano na ito ay sa chinelas. Itong Liliw, Laguna. Ayan, guys. So, may re-repair tayo dito na Gigabyte RTX 3090. Ayan. So, malayo-layo pa po pinanggalingan ito. Ang problem po nito ay no display. Okay? So, show ko sa inyo. Ito siya, guys. Ayan. So, no display. Okay, first, we need to check all test point before we test. So, check natin. Okay, diode mode. Baka kasi may shorted. Pero according sabi naman ng customer ay so good, 12 volts PCIe, 3.3. Pang-apat. Yeah, so good naman siya. 3.3. So good. So external. Oh, what's that? Aha. So may problem tayo sa isang slot. So naka-open po siya, guys. Yeah, dapat ang reading kasi nito. Ayan. Yeah. So 1,001.6 ang reading niya. Ibig sabihin, open siya, open. So, dapat ang reading niya na ay, yan, ganito. Yan ang correct reading. As you can see sa tester natin. So, open siya. So, hindi natin siya matitest, matatry. So, open siya. So, base sa inspection ko, guys, sa loob, madumi siya. Yun ang pinagmula ng sira. So, marumi. So, check lang natin yung fix reset. Yan. Then, first reference, plus minus. Okay, good. So, okay. Bubuksan na natin siya ngayon. Buba natin tong camera. So, open. Hindi siya shorted. Actually, shorted yan, guys. Kaya nag-open siya. Anong nangyari dito? Nag-shorted. Yan. Kaya siya nag-open. Okay, wait lang. May sino? Pero pala kung anong sinusuot ni cleaner. Nakalimutan ko na. So, isasalang pala tayo doon sa ultrasonic cleaner. Yeah. So, sabi ng customer, kukopyahin niya daw tong video ko. So, pero guys, hindi ko po inauthorize ang ibang tao na kopyahin ang aking video sa mga YouTube, sa aking YouTube channel. So, may logo po kasi yan. So, pwede natin silang idemanda or makopyright sila kapag ginawa nila yan. So, not authorized po. Yan, may logo tayo. Hindi pwedeng gamitin niya na kung sino man. Okay? So, ayan. So, let's start. Okay, iba yung tornilyo dito. So, high-end GPU to, guys. Medyo mamahal yung video card. Okay, so okay na siya. So mayroon pa dito isang tama ba? Hindi na. Okay, natanggal na natin lahat ng tornilyo. Mayroon pa dito ang isa. So okay na siya. So na-check natin, already remove the screw. So daan-daan lang yung pagtanggal. Ayan. So, mayroon pa ba? May tape pala sa ilalim. Wait lang, guys. Remove natin yung tape. Hindi natin kailangan yung tape. May mga pangalan. Dami pangalan.
Ayan. So, again. So, may pagkakamali na naman dito. Mali na naman yung pagkakadali. So, hindi ko alam kung siya ang dumali nito. Pero mali po yung paglalagay ng thermal pad. So, talagang masisira po talaga to. So, delikado. Narito yung ginawa natin na tinetest ko ngayon dito na RTX 3080 siya. So, ganun din ang nangyari. Puro failure na tayo ngayon sa ano. Yan, medyo pasensya na kayo. Maingay yung Sony Cleaner. I think maingay siya. Ayan. Ayan yung ini-stress test natin dyan sa kabila. Yan. Yan. Siya ay... Yan. RTX iGame siya. Colorful iGame 3080. So, yan. Ayan, so ang naging issue dito guys sa nire-repair natin na to ay I think nagkaroon ng failure sa paglalagay ng thermal pad. Kung mapapansin nyo guys, lubog na lubog yung kanyang mga pads. So parang bago pa kasi yung ano eh. Ayan o, oh, bumakat masyado yung VRAM, pinersa. So mali yung isinalang na thermal pad. Pinersa siya o. Oh. Kita nyo naman. Sariwa yung ano, hindi siya expired. Yan, bumakat siya. So, tapos nag-crack na nga itong isa dito sa dulo. Possible ito. Ito, dito, nakalagay dito. 1mm lang dapat. Pero ang nilagay, na same size lahat. Yeah. So, mali guys yung paglalagay na ginamit na size ng thermal pad. So, possible ito na broken ang sana. Hindi ganun kalaki ang ano, damage. Delikado ito guys pag ganito. Delikado yung mga bira, masira. Yan. So, siguro nilinis na po niya. Tapos mapapansin naman natin, marumi din siya. Oh. Ayan. Tanggalin ko lang itong mga tornilyo dito. So, nagkamali na naman dito yung may yung ano yung may-ari siguro. Ayun, di ko alam kung may-ari yung naglagay ng thermal pad. So, tatanungin ko yung ano yung ating may-ari kung anong nangyari. Yan, bakit siya ganun? Bakit ganun ang nangyari dito? Tatanungin natin yan sa may-ari. Sayang kasi mamahalin guys itong video card tapos sisirain lang. Dahil lang sa paglalagay ng maling thermal pad. Sunod-sunod guys yung mga repair natin ngayon. Yun, may live pa ako sa Facebook guys. Na failure. Ayan. Ayan o. Mukhang bago lang guys yung ano paglalagay ng thermal pad. Hindi pa siya ganun kaluma. Hindi lang siya nilinis masyado. Yeah, so ang laki pati ng thermal pad na ginamit dito. Yung talaga namang super kapal ng ginamit. Kasi may sizes naman to eh. May thickness naman to eh. Dapat yung paggamit yung tama lang. Kawawa yung VRAM. So, lagay na natin dito. Kasi lahat ng ano eh, ang nangyari dito sa nire-repair natin. Lahat ng isang thickness lang yung binili niya thermal pad. Tapos, itinira niya lahat. Yeah. Tapos, yan, mapansin natin, bingkong yung kanyang PCB. So, bingkong siya. Ayan o. Kung sisipatin mo siya, dito sa bandang dito. Ayan o, nakabingkong siya. Yan, yan yung paglalagay kasi ng ano, yan o. Kitang-kita o.
bingkong dito. Yan yung paglalagay ng thermal pad kapag mali. So, kailangan ay talagang sa marunong lang. Pero ganyan talaga ang buhay. Minsan nagtitipid kasi. Yeah, nauwi naman sa pagmahal ng gastos. Ano lang naman ang nangyayari dyan. Nakatitipid natin ay napapamahal tayo. Yeah, swertihan. Pag tumamba, eh okay. So, possible, nagano. Kung nakaligtas man siya dun sa paglalagay ng thermal pad na mali, tapos nasira yung GPU, eh, mali pa rin. Kasi, malaki ang chance siya na masira, guys, kapag mali yung paglalagay ng thermal pad. Eto, guys, yung ni-repair ko na ito, RTX 3080. Gastos dito, guys, umabot ng 10,000. Kasi, yun yung pagkakamali. Eh, magkano lang yung bilhin niya dun sa thermal pad? Mga 2,000 lang. Yun na damage. Yun ang pinakamalupit. Dami. Ayan, yun yung malaking sablay. Kaya hindi basta-basta paglalagay ng thermal pad. Pag hindi marunong, paano na sa technician? Kailangan sa marunong, guys. Kasi technician, galing din sa technician yun. Yan. Minsan kasi, ang dami na mga nagiging issue. Gaya nung AMD na pinadala dito ng Sapphire RX 5700 XC. Galing ng technician. Pagkakamali ng technician, mali ang nilagay na size ng thermal pad. So, ganun siya kasimple. Dapat, tumawag tayo ng eksperto talaga pagdating sa video card. Talagang mayroon kasing natatangi na talagang basta video card ang usapan ay talagang marunong. Ayan. So, microscope. Inspection natin to. Kung saan yung damage MOSFET. Yan. So, mahal lang ginamit na MOSFET nito, guys. This is BLNO tsaka LNO. So, mahal yung ginamit na MOSFET, guys, dito. Yan, BLNO dito. Yung BLNO, guys, I think sa BSOC ito. Tapos yung LNO sa B-Core, siguro. Tingnan natin. So, ano bang na-damage? So, inspect natin. Kung anong possible cracks. So, pinerasa din to eh. So, yan. Bingkong yung PCB oh. Nakikibang siya. Pag inaano mo sa, ano, nilapat mo sa pantay. Yan. Sana hindi nag-crack sa ilalim ng chip. Hindi na-damage yung ano. So, wala naman ditong factory flux na lumabas galing sa short circuit. Sa bagay, open siya eh. So, tingnan natin din sa kabila. So, ayan. ELNO din ang ginamit. So, tama. BR yung nga. BSOC yung siguro yung ano. So, wala naman dito. Ayan. Mga change value siguro ng fuse. So, I don't know. So, we need to check. Okay. Yeah. So, mayroon dito ang fuse. Dalawa. So, fuse. So, test rin natin siya. Okay. Magbabaser naman to, guys. So, check natin yung... Okay. So, nandito yung ating open. Ayan. So, lumampas dito. So, shorted nga siya dito. Dito, hindi. Ayan, dito, 1.6 ang reading niya. Millivolts. Dito, shorted. Okay? So, may shorted tayo. So, lumiban dito. Section na to. Possible dito yan. So, ang ating BIN ay dito sa taas. Inspects natin mabuti.
Kasi mahirap ito guys pag hindi walang factor reflux na lumabas. Pag hindi nagpakita ng short circuit, napakahirap. Kasi andito ang BE niya sa taas. So wala siyang short circuit. Ano dito guys? Walang factor reflux dito sa kabila. So ibig sabihin ng IC ay bumigay agad. Hindi nag-protect yung ating fuse. So walang pinapakita na issue sa high side MOSFET. So wala akong nakikitang physical damage. So mahirap ito guys pag ganitong walang physical damage. Kasi lahat natin siya tatanggalin o mag-iisa-isa tayo. Ganun ang magiging ano nito. Ang problema. So, check na natin dito sa BRM side. So, this is a BRAM supply. Itong isa. So, wala dun. So, wala siya, guys. Ito yung mahirap, guys. Desisyonan. Kasi, wala siyang factory flux na nilabas. Ayan. Ito mga BIN, guys. BIN. So, mahirap yan. Yan ang ito mahirap i-repair, guys. Mga ganito. Pag walang factory flux na nilabas. Dito lang yan, eh. Hindi lang natin alam dyan kung alin dyan. Walang sinyalis eh. So, hindi po kasi natitester. Kasi pag tinester mo yung kanyang BIN, sa BIN po siya naka-short circuit. So, hindi naman siya nagpakita ng possible. Kahit kaunti lang, kahit kaunting laway lang ng ano guys, yung labas ng factory flux. Yari na sana to. Kaya lang, wala eh. As you said. So, not good po na mag-eject tayo ng voltage sa ganito. Hindi ako nag-eject. Kasi lumalampas po ng GPU chip yan. Pag nag-eject. Delikado. Na-experience ko na po to. Kaya neighbor ako nag-ano. Mga ganyan. So, tingnan natin. Baka may mga bloated itong ano, parts. So, mga dalawang MOSFET ito pataas. ELN, mahal pa naman nun. Ito sa mga capacitor. Capacitor. Sana crack capacitor lang, no? Wala crack. So, malabo tayo sa easy job. So, this is not a easy job. Okay? This is a expensive job. So, meron na dito guys na ano. Ayan, parang liquid damage po siya. Ayan, so ko residue po yan. Yan nagkaroon ng conflict. So, ayan, no. Residue po. Kailangan nagpalit. So, ito pa. Yan, may lupa. So, possible yan. Ayan. So, ang ano yan, I think may schematic ako nito. RTX 30. Ano ba to? Ang laki lang na magagastos ito. Ang kapal ng thermal pad na ginamit. Oh. So, 2mm. Sa VRAM. Manipis lang sa VRAM. Tapos, sa pads sa ano, makapal. Okay. So, pull out lang natin. So, pag naka-record tayo, nagahang yung aking ano, PC. Hindi kaya ng nano processor yung onboard display pag naka-dual monitor.
pinapull out ko lang guys yung ano. Pasensya na, medyo mabagal. Mabagal yung ating PC. So, namumulubi tayo sa power supply. So, pull out lang natin. So, this is OC. N3090 Vision. GB N3090 Vision. I think wala to. Parang wala yata itong ano. GB. Search natin sa ano. N30. 90. Vision. Yan. Board view. Alam ko wala ito. Schematic eh. May na-repair na ako nito. Parang wala siya. Kasi ang mayroon lang ay Eagle at saka Aorus. Nan, kasi ito ay Vision, so wala tayo. So no choice. Tingnan ko po sa ano, yung ating Eagle. Eagle na lang. Parehas lang naman sila ng design siguro ng Eagle sa so, ano. Ng Eagle version. Gigabyte. Gigabyte. So ito na lang siguro, board view lang guys available natin. So ano ko lang siya. Open lang natin. Then, loading, mabagal. Mabagal, just wait for a while. So, yung ating ini-stress test dun guys, oh. Naglalaro ko mag-isa sa games. Ayan, RTX 3080. 3080, 10GB guys, 10GB yung isa na yun. Tapos itong re-repair natin ngayon ay 20GB. Yan. Sana ay ma-repair natin ito. Maganda-gandang kita nito guys pag na-repair natin. Yan. So ito na. Nag-view na. Ay. Ito na. Yan. So. Ay. Kaya lang iba yung design. Parang iba. So tingnan natin. Dito tayo sa. So, dito. Shorted tayo dito. Tingnan natin kung saan nakakonect itong mga to. Yeah, so, paglampas, lumiban siya na ng coil. Sa 12 volts. Ayan, so saan siya dumaan. Volt exit. So may resistor doon. Yan. So yan yung mga tinamaan. Ilan yan? Okay, sa side na to.
So, check natin. Test rin natin yan. So, tatlo. So, yun tatlo tayo. Dito tayo sa BCC dito. So, shorted. So, dito. Ay, shorted din. So, marami siyang connections. Yun lang problema. So, marami siyang shorted. So, tingnan natin. So, isa, dalawa, tatlo. Okay, go dito. So, dami. So, shorted siya. Yeah. So, dito lang tayo nag-okay sa taas. Oops. Dito natin. Yan. So, lahat ito hanggang dito. Shorted siya hanggang dito. Saka dito. So, dito lang tayo na good. Sa taas. Yan. So, ito lang yung mga good na. Oh, shorted din siya. So, marami siya. Yun lang problema natin. Yan. Ito yung medyo masaklap-saklap dito. Dami niya eh. So, nakakalungkot. Napakarami. So, paano ba natin siya ano maiis ma papatay lahat ng connection na 'yon. So, huh? Si dito tapos lumiban dito. Si dito yung coil tapos meron pa dito. Ayun, sa taas. So, ang kailangan kong tanggalin dito ito. Itong mga fuses. Tanggalin ko siya. Fuses. O, tama. Fuse na resistor. Para ma-identify ko kung alin lang yung tatanggalin natin. Iisa-isahin natin. Kasi nahihirapan ako eh. Yan. So, tingnan natin sa kabila. I think ko lang sa cloud dito sa kabila. Pero I'm not sure. Kung may saklaw sa kabila. Dito sa kabila dito na area. So, check natin. Okay. So, mukha namang sana wala dito sa kabila. Okay. Good siya dito. So, good. Okay, good. So, ang titiranin na lang natin dito ay dito sa side na to. Itong kabila na lang. Dito tayo magpo-focus. Yan. So, wala tayong ebidensya guys na magpapatunay na yun yung short circuit. Kaya tatanggalin natin siya lahat. Kung gaano man siya karami. So, yun ang pagpapakahirapan natin. Very sensitive repair to guys. Very sensitive repair. So, kailangan na i-experto po pag re-repair ng ganito. This is hindi siya mamurahing video card. This is a expensive repair. Okay? So, kailangan natin siyang ayusin ang pagre-repair. Sana ay maging successful. So, white version siya. Dumi dito. So, try ko muna itong remove. Itong, iingatan lang natin siya kasi may mga resistor siya sa paligid.
So very sensitive nga naman eh. Sa, gaya nga nasabi ko yan, no? So may mga resistor po siya sa paligid. So iingatan natin yan. So unahin ko tong isa na to para makita ko. Kasi shorted siya dito eh. Kahit ebidensya lang, magpapakita. Wala eh. Talagang wala akong makita eh. Ayun. So, nagpakita. Nagpakita, guys. Blue LED. Ito. So, ELN. Manamal nito, guys. ELN, no? So, yan. Makita tayong isa. So, pasipin yun. So, two or more yan, guys. Ito siya. Isang ito, ELN, no? Two or more ang siya niya. So, possible yan. Pag ni-remove natin, meron pa. Or, pag sila natin po siya, guys. Halimbawa, pinasukusok. Sala natin puputok. Ayan siya. Yung mga ganito sakit ng gigabit, guys. Nakita natin. Ito yung una natin patanggalin. Okay? Sana yun. Ito siya. Kaya pa ng max. So, wala siya pinakita ng ano eh. Ayan. Pinin siya. So, nakita ko siya, guys. Sa ano lang. Sa lightning lang. May parang bloated. Kung i-anom natin yung light. Gaganto-ganto. Ayan. Doon siya lumabas na may bloated siya. So, ilan naman. Ayan. Ano naman eh. Kapag nila-lightning ko lang siya. Ayan. Nakita ko na hindi siya pantay. Kaya, matik. Dibuda na. Ayan siya. Ito. Lagyan natin ng flux. Super init ng panggay. Mga aking plaks muna. Nasa mga kung wala nyo. Okay. Lagyan natin ito ng protection. Lagi may protection. Yeah. So, lagyan natin protection yung mga capacitor. So, yan ang ano, panag-repair topic niya. Kailangan may expertise. So, hindi pinupayaan. So, yung kasi hindi po nalalagay ng ganito. May mga repair po ako. So, ako yung hirap na hirap sa pag-repair. Kasi yung hirap niyang ano, electrolyte capacitor, hirap tanggalin yan. Kasi yung, hindi siya lumitulang ginamit niya. Napaka-hirap yun. Super. Talaga namang pagtanggal mo, hirap. Kasi pag ano, hindi siya mag-bloated. Yun, ganoon siya, hirap siya, guys, tanggalin. Ganoon siya ka-sensitive. Yan. So, yan. Okay, prepare na ba? Okay. So, ang gagamitin natin dito ay hot air. Hot air muna. So, hot air. Okay. Set natin sa quick settings. Matagal-tagal lang itanggalin kasi matikas po siya. Okay, prepare lang yung aking pamalit. Ay! Sorry, sorry. Lah, tanggal ang buhok niya. Kapal. Buhok niya. So, okay, yeah, ano. Okay, so, tayo na ang pamalit. So, okay, yun na lang siya guys, yung pamalit natin. Same lang naman siya ng function. Yan, pwede yan. Yan. Nauusap pala yung ano ko, ELN number. Para saman po yan. ELN, no? BLN, no? Okay, so, let's move. So, ito po ay bago natin siya testing. Sa voltage. Bago natin siya isa. Isusunik nila muna natin yan. Para hindi dumami lalo yung sira. Baka dumami maging sampu. Ay. Siya naman magagastosan ng piyan. Hindi na. Kaya lang siya. Isa lang muna sa sweet cleaner. Buti pa kita. Kasi yung putong ito guys, yan yung 5 volts connection kasi yan. Diyan yung tawag na gate drive. Medyo mo lang tatanggalin guys kasi malaki ang PCB. Then, malaki yung GPU chip. So, absorb muna yung heat bago matanggal. Kailangan ko nito matest ng matanggal bago ship out. Kasi ito ay mag-aanto eh. Eh, nagiging issue nito. Biglang bumibigay. Lalo pa siya after hours in gaming. Nagkakaroon siya ng issue. Kaya kailangan na matagal na testing ito.
Saka yung mandal. Ayaw niya matagal. So mag-adjust ko na. Tagal. Ayaw natin ang 80. 80 ang iyo. Ah, hindi lang ito na kapasitor. So, ayaw siya guys matanggal. So, parang minutes. So, sala ka lang siya sa... Aha. So, hirap. So, hirap siya tanggalin. Kailangan ko siya isalang sa... rebooling machine. So, hindi siya kaya. Masyado siya na-absorb lang ng GPU chip. Kaya niyang isingaw yung init. So...
malaki kasi PCB. So remove ko na lang siya, guys. Tapos lagay ko sa bowling machine doon sa dulo. Okay? So after nun, yun lang yun, guys, natanggalin. Kita na natin yun. Isa lang. So kapag mayroon pa, dito tanggalin ko na rin via rebowling machine. Okay? So continue ko later. Hello guys, so eto na po yung update sa ating repair. So hindi pa po natin napapalitan ng thermal pad kasi yung mag-uusapan pa daw nung kanila nung mag-jowa itong ating ating nire-repair sa regarding sa thermal pad. Pero nasabi ko na lahat yung total cost, computation, so nabigay na po natin dun sa ating customer. So ipapakita ko sa inyo lang, guys. Ayan, baka kasi makalimutan ko na ito. Kasi matagal pa eh. Matagal pa yung pasya nung may-ari. Yan. So, okay na siya, guys. Yung nire-repair natin. So, may display na po siya. Ito po. Pakita ko sa inyo. Yan. So, ito pala yung mga pinalitan natin piyasa. As you can see. Yan. So, 4 pieces MOSFET. VRM MOSFET po siya. 4 pieces yan. 4 pieces nga ba? O, 4 pieces. Yan. So, ayan. Ayan. Ayan ang mga tornilyo. Saka isang 14 ampere na... 10 ampere na fuse. So, yan yung ating pinalitan. Then... waiting pa yung customer kasi mga ano na yung mga thermal pad niya eh. As you can see naman, oh. Ang kakapal pati ng thermal pad. So, may next repair tayo dito. This is from Tarlac naman. Gapas Tarlac. Kay Sir Marino. Mariano. Yan, kay Sir Mariano. Ayan, so, shoutout po from Sir Mariano. Ayan, so, ito na yung repair natin. Pakita ko sa inyo. This bench. Ayan siya, guys. Working na siya. May display na as you can see. So, hindi lang nag-spin yung pan kasi naka-power saving siya. Pero, okay na po yan. So, ito siya. Yan. So, as you can see naman. So, driver, detected na po siya. Yan. So, yan. Pakita ko lang, guys. Banggitin ko na lang yung specs. Okay na siya, guys. Yun lang sira, 4 pieces. So, nahirapan lang ako sa pagre-repair nito kasi nga masilan, then ayun, nagkabaliktad pa yung tatlong kinabit ko, hindi ko napansin. So, naiayos naman natin. Yung tatlo, baliktad. Pero yung the rest, yung ano, bali apat po yung pinalitan natin eh. Then yung kasunod kasi, sira din pala siya. So, yung parang ano niya, ang issue nito, parang nangyari, yung isang 8 pin, nag-short circuit, tapos yung next 8 pin, parang yung supply nabitin, then yung nagbloated yung dalawa na yung nasira doon sa dalawang 8 pin. Kahit hindi shorted yung isang 8 pin. So tinamaan din siya. Parang doon sa pagbigay ng kuryente pag yung current. So hindi natin alam kung saan nagmula yung sira eh. Pag ganyan, either mali nga yung pagkakalagay ng thermal pad or etc. Kasi tinanong ko yung may-ari. Hindi naman niya ma-explain na maayos. Basta sabi gumagamit daw siya ng water block cooler. Yan. So, naka-cooler, water block cooler daw ang ginagamit. So, stock daw ito. Yun ang sabi. Yan. So, yung nire-repair natin, guys. This is a Gigabyte RTX 3090. Yan. DDR6 po ang memory nito. Micron 24GB. Napakataas po ng memory. Yan. Supported lahat. X-ray tracing, P6, OpenGL, DirectML, lahat. Technologies, Vulkan, OpenCL. So, the best. Itong video card na ito. Talagang the best. Napakaganda, guys. Ang taas ng ano niya, oh. Yung kanya na lang, ano eh, shaders niya, guys. Yung shaders niya, ginagamit ay 10,490. Shaders, guys, yun lang yung shaders. Yung pixel filter rate niya, guys, nasa 196 GPS. GP pixel. Yeah. So, napakaganda, guys, ito. Ang bus width niya is 384 bit. Yan. Yeah. So, bandwidth,
936.2. So napakaganda, taas talaga. Kita na, memory pa lang kasi. Napaka ano na. Ayan. So paikutin ko yung pan guys, afterburn na lang. Kasi ano siya eh, mabilis siya mag-absorb ng heat temperature niya kasi malaki yung heat sink nito. Ayan. So paikutin na lang natin. Ayan. Full speed ko. Yeah. So umiikot yung pan, as you can see naman. So umiikot siya. Yeah. Pag ano natin, titigil na siya. Kasi power saving 45 degrees Celsius lang, napakababa. Yan. Kailangan na lang natin lagyan ng backplate with thermal pad sa ano. Kasi pag hindi natin siya nilagyan ng thermal pad, wala kasing warranty, guys. Hindi ako nagbibigay ng warranty kapag sila magagawa ng magpapalit ng thermal pad. Yan. May reason ako ba kung bakit guys hindi ako nagbibigay ng warranty. Kasi guys, ganitong video card ay napaka-sensitibo. Yan. So, super sensitive po ng video card kasi. Kagaya nyo, yung repair po natin, yung naunang repair dito, yung dalawa, RX 5700 XT, at saka iGame RTX 3080, 10GB. Alam mo, naging issue lang nun guys. Nagpalit lang ng thermal pad saka thermal paste. Then, no display na. Alam mo na damage. MOSFET. Na-damage yung MOSFET niya. It's possible, galing na siya guys sa technician. Galing na rin sa technician. Hindi nadali ng technician. So, hindi nala dito sa akin, nadali ko. Ayun. Kaya pag ano kasi, pag ako nagre-repair, at talagang luma na yung thermal pad mo, thermal paste mo, papalitan na guys yan. Kailangan, ano. Sa akin magagaling ang thermal pad. Okay, magkakabit. Ngayon, kung ikaw kasi mag-aano ng thermal pad, walang warranty guys. Kasi, matik, nabibreak mo na kasi yung warranty. Kung nilagyan ko yan ng seal, hindi walang warranty. Tatanggalin mo kasi yan, lalagyan mo na kanin. So, no warranty pag ano. Kaya kasi nilagyan natin yan ng seal. Ayan. Ayan yung warranty purposes natin. Tayo lang yung gumalaw. Kasi, malaki na ang chance na masira. Kagaya nung ni-repair ko, RTX 3080. No, 10,000 ang nagastos ng customer. So, abidado naman yung customer na kasi nilagyan lang yan ng gumagana kasi siya. Mataas yung temperature. Tapos, gumagana. Inalta niya ang thermal pad. Mali yung nilagay na thermal pad. Sobrang size. Halos ma... Buti nga, na-bend lang yung PCB. Hindi nadurog yung, ano niya eh, yung mga memory niya. Kung nadurog, naku, patay. Wala. Bili na siya ng bago. Ngayon. Mali kasi. Mali yung mga, ano. Tapos, ngayon, siyempre, pinagawa niya. Hanap siya ng murang technician. Basta mga murang technician. Yan. Dinala niya sa murang technician. Di nadali. Kung ano-ano na, nireflow na yung mga memory, MOSFET, marami ng hinang, pati BIOS. So, na-damage pati BIOS. Oh, ganun siya kasimple, guys. Salit na maliit lang yung gastos, napapalaki yung gastos kasi nga, nadala pa sa ibang technician na hindi siya video card expert. So, ganun talaga, guys. Kagaya nito. Itong video card natin na to, na nire-repair. Buti, galing lang sa customer. So, direkta na agad dito sa atin. Yan. So, naalam nyo bakit guys? Napanood nyo kasi yung YouTube channel ko. Nakita niya. Tapos may ano din siya, may YouTube channel din siya. Vlogger din siya. Nag-starter pa lang siya na sa vlogger. Yan. So, hinihingi nga niya yung vlog natin yan eh. So, sabi ko, pwede mo naman ano yan sir. Pero makaka-copyright ka lang dyan sir. Kasi, ano, sabi niya. Siguro, i-crop niya na lang. Pero, mukha ko pa rin yung nandun. Serialize yung mukha na. May serial yung mukha natin. Ibig sabihin, sa akin pa rin yung pwede ko siyang i-report. Yun, kasi, ano eh, sinabihan ko siya, ano sir, hindi ko pinapakopya yung aking video. Kasi, vlogger din ako. Pwede ka dyan makapiright siya, sabi ko sa kanya. Sasabi niya, bahala na daw siya mag-crop. Ano pa lang siya eh, beginner pa lang siya sa YouTube. Bago, start pa lang yung channel. Ano pa lang yan, 86 subscriber pa lang siya eh. Ayan. So, ayan. So, bibigyan ko na lang siya ng stress test video. Bakit gamitin niya, siguro, with mukha naman niya, tapos in-explain niya ang pangalan natin. So, pwede naman kasi yun eh. Pero pag yung for own self lang kasi, yung kanyang vlog, parang sarili lang niya, hindi natin in-authorize yan. Pero kung pinopromote naman tayo, then inaano sa ano yun, makikita naman natin yan. Kasi may mga magre-report din kasi niya ng mga subscriber ko. Ayan. Ayan guys. So, yan yung ating ni-repair.
na ano, success po yung repair natin. Bagamat nahirapan ako ang haba ng video natin. So pagtsagaan nyo ng panoodin. Hindi ko na yan ikakat, guys. Talagang yan ako na yan. Cut-cut na kasi yan eh. Yung mga hindi ko nasama. Oh. Na ano eh. Hindi na natin sinama yung iba. Oh. Di ba? Ganun talaga. Mas yung mahaba. Kasi natamad na mag-edit eh. Pag sasamasamahin ko lang kasi yan. Tapos, i-upload ko na yan sa YouTube. Na, bahala ng mangolekt ng data yung gustong manood niyan. Kung ayaw nila, eh, yun. Wala tayong magagawa. So, yan. Kung gusto mo talaga maging, ano, marunong mag-repair, panoodin mo yan. Kailangan mo yun makita. Ayan, guys. So, guys, paano ba yan? Magpapaalam na ako. So, ngayon ay 5:30 na. 5:13 PM na. So, hanggang alas 6 lang tayo. Baka, I think class repair na to. Ito, baka i-repair ko pa tong isa na to. Subukan ko. Ayan. Gawa ko na lang din extra record. Ito, para sa kanya. Kasi ibang may-ari nito. Ayan. So, kailangan ibang din. So, hindi ko alam kung anong ano nito. So, ang number nito ay 644 sa pila ng report. Repair. Search ko lang. 644. Ayan. 644. Ang pangalan niya ay hindi. Hindi iba. Naghahang lang yung PC ko, so waiting pa yung order ko eh. Waiting pa yung order natin. Hindi siya ma-search. Nagahang guys yung aking ano, pag-search. So, gamit kasi yung pag nagre-record kasi ako, gamit ko yung recorder natin. Nagahang siya kasi yung Intel i7 kasi yung aking processor. Onboard graphics yung ginagamit. Tapos masyadong malaki kasi yung monitor ko na gamit. Tapos dual monitor pa. Hindi niya kaya i-proceed yung masyadong taas na graphics. Nagahang siya. Then, marami pang nagra-run ako na application. May Excel, may thermal camera, may recorder, may Facebook, may YouTube. So, ayan, naghahang kasi. Waiting pa yung order ko na power supply. Ayan, para doon sa video card na may 6-pin at saka 8-pin. Kasi, tatry ko yung RTX 3070 dito. Ayan, waiting pa, guys. Ayan, so, guys, hanggang dito na lang yung ating video repair. Ito, upload din natin sa YouTube channel. Please, sa mga inviting na ini-invite ko yung mga bagong sa channel, please subscribe, like and comment. Paki-share na din po sa iba nating mga kababayan yan, na mga Pilipino. Okay? So, subscribe. So, hanggang sa muli. See you in the next time. Bye-bye. So, shoutout nga pala sa Team Tami YouTube channel din. Please visit. Okay? Bye!